Hi guys! Welcome back to my channel. I am Dayanara po. Kung bago po yung channel ko, welcome, welcome. So for today's vlog guys, gusto ko po sa inyong i-share yung aking journey on how I started po my CPA program dito sa Australia. Ano po yung mga requirements and magkano po ang magagastos guys. So kung interesado po yung malaman, without further ado, let's begin! So before I start mentioning guys yung requirements, kung magkano yung magagastos, konting background muna po about myself. So I came here po dito sa Australia last February 2019 as an international student, and yung course po na kinuha ko is Bachelor of Accounting sa Central Queensland University or CQ University guys. And yung course ko po is a 3-year course, kaya I finished po the course last November 2021. So when I finish po my Australian bachelor degree, I'm actually eligible na po to apply for the CPA program. But I opted po na hindi muna enroll yung sarili ko kasi kailangan ko muna pong magpahinga kasi hindi naman po biro yung pag-aaral ng 3 taon. And I deserve a break na guys. And medyo na-enjoy ko po yung aking break kasi supposed to be ang plano lang is 1 term lang na break guys. Kasi may 2 terms po ang CPA Australia, yung term 1 and term 2. And yung term 1 guys is nag-i-start yan ng yung enrollment ng December like before, and then ang start actually is mga January or February na ng the following year. And nag-enjoy ako masyado guys kaya naging 1 year yung break ko. Na-motivate lang ulit akong magtuloy when yung pinsan ko sa Pinas is pumasa na po ng CPA, and sabi ko, ako din. Gusto ko rin mag-aral ulit and gusto kong maging CPA dito sa Australia. Kaya, yun po yung aking nag-motivate. But, when I, nung mag-enroll na ako, meron akong picture guys, ilalagay ko na lang dito, na sobrang tutok na tutok ako kasi nagdadalawang isip na ako actually kung itutuloy ko pa. Kasi, mahirap po kasi talaga mag-aral and magtrabaho at the same time. And, ayun. Anyway, back to the original topic guys, ano ba yung first step na kailangan mong malaman if you want to enroll for the CPA program? So guys, ang unang-una mong kailangan malaman is, do you meet the education requirement? So take note guys, I finished po my bachelor's degree dito sa Australia, and may additional process po if you got an overseas qualification, and iba pong process totally yon. Kasi meron ka pa pong mga kailangang isubmit like syllabus and other paperworks na ipuprove yung overseas qualification, and they have to do assessment if yung natapos mo overseas is equivalent to a Australian bachelor's degree. Same process lang din naman po sa akin, but yung aking mga requirements is much simpler kasi hindi ko na po kailangan mag-submit ng syllabus. Kailangan ko lang pong ibigay yung aking transcript of records and yung evidence of degree completion or yung testamure na tinatawag namin dito guys, or yung diploma sa atin. And proof of identity, which is yung aking passport guys. And then CPA Australia will assess my qualifications guys kung pasok dun sa requirement nila. So ang second step guys, if na-assess ka na, nakakuha ka ng positive assessment, is you have to pay the membership fee. So free to guys for your first year if you watch the info session, and meron pong code dun na pag yun yung ginamit nyo is free na po yung inyong membership for the whole year. And gusto nyo pong malaman kung magkano po yung normally yung membership fee for a associate member dito sa Australia. Lahat po ng mention ko dito is nasa website na rin po ng CPA Australia. And for the first year membership ng associate, kasi meron dito guys yung associate member and meron na yung full-time member. And for associate member guys, ang kailangan nyo pong bayaran for the full year is $355. For the full price guys, ililive ko na lang po dito sa screen. So ang third step guys, after paying po the membership fee, you can now become a associate member, or you can use the ASA na designation na guys. And you can now start the program. So ano nga ba tong program na to? So yung CPA program guys is composed po ng 4 compulsory units, which is ethics and governance, strategic management accounting, financial reporting, global strategy and leadership. And meron po kayong 2 electives na kailangan i-add dun sa 4 compulsory guys.
So, mamimili ka po dun sa 11 electives na available, which is yun yung Advanced Audit and Assurance, Contemporary Business Issues, Financial Risk Management, Digital Finance, Australian Taxation Advance, New Zealand Taxation, Singapore Taxation, and Fiji Taxation. So, ang fourth step, guys, is you have to enroll, study, and pass the exams for the four compulsory units and two elective units, guys, within the 6 years of activating your ASA membership. So, iba po dito sa Australia, sa Philippines, kasi sa Philippines po, di ba, kailangan po nating mag-review for that period and then board exam. Dito po sa Australia, kailangan nyo po i-take itong CPA program within 6 years. And kapag napasa mo lahat ng 6 na units, and then meet the experience requirement as well, makakagamit na po kayo ng CPA designation. Isa pa po palang difference is yung ibig sabihin po ng CPA dito sa Australia is iba po sa meaning ng CPA sa Philippines. So, ang CPA po sa Philippines is Certified Public Accountant. Dito po sa Australia, it's Certified Practicing Accountant. So, dun po yung pagkakaiba nila. And then, once po ma-enroll nyo yung sarili nyo dun sa any of the programs, isi-send po ng CPA Australia yung... Wait lang, kinukuha ko yung libro, guys, eh. Ito, ay, baliktad. Ano ba? Yan. Ipapadala po sa inyo ng CPA Australia itong book na to. So, meron pong 6 na ganito. And as you can see, Ethics and Governance, guys. And I still remember when I received this book na tuwang-tuwa ako kasi yes, makakapag-aral na ako. And nagkamali ako, guys, kasi pinahirapan ako ng librong to. So, I started early reading this book kasi nga, guys, preparation is the key. Pero you can never tell talaga kapag kailan ka tatama rin. So, ayun. So, nakuha ko to siguro mga third week na ng December. And during Christmas break and New Year, binabasa ko to, guys. So, I was able to finish yung chapter 1. And hindi po siya manipis na libro, guys. So, 5 chapters to, guys, pero hinati sa iba't ibang parts. And mahaba talaga siya, guys. I swear. For me, it's actually very dry kasi I like reading books but not this kind of books, guys. Nakakaiyak siya basahin. But I got no choice. In-enroll ko po yung sarili ko dito. Kaya kailangan kong tapusin. At awa ng Diyos, guys, na ipasa po natin. At hanggang ngayon, hindi ko po alam kung paano ko naipasa itong exam na to. Anyway, challenge po when I started this program is ang hirap, guys, pagsabayin ng full-time work at aral. Kasi unlike dun sa previous job ko, which is sa Maji, sobrang, alam mo yun, chill. And gamay ko na, guys, yung trabaho ko dun. And nung lumipat po ako dito sa Sydney, yung nahanap ko pong trabaho, eh, syempre kailangan may adjustment period ka, guys. I thought nakapag-adjust na ako nung for the first October, November, December, nakapag-adjust na ako. Hindi pala, guys. Kasi, di ko alam na nung pumasok ako sa company na nagtatrabaho ko ngayon, ang aming end of financial year is same sa Philippines, December. So, di ba, ang bongga nung January ko, start yung aking CPA program and end of financial year namin sa company. So, since accountant tayo, alam naman nating madugo ang end of financial year, ang mga reporting kapag end of financial year kaya. And alam nyo yun, yung boss ko na una nung dumating ako is umalis. And then, nagkaroon ako ng bagong boss. And then, eto na, may bago na naman akong boss. So, for the last 6 months na nag-work ako doon, nakatatlong boss na po ako. So, ang dami ko pong adjustment period for the, when I started this program. Awa ng Diyos, nairaos po natin. So, kailangan mo lang talagang hanapan ng time na mag-aral. And during those time, guys, ang aral ko lang talaga is weekend. Kasi sabi ko, pag nag-work ako, kailangan work lang. Kapag aral, aral. So, over the weekend, nag-aaral ako. And wala na akong social life, guys, kasi I like going out with friends. I mean, parang mag-relax, masyal-masyal ka naman. Kasi Monday to Friday, nag-work ka na 8 to 5 yung work. I mean, 8 to 5, not 8 to 5. 9 to 5 yung aking work. And, ayun.
hindi na ako makagala, guys. And hindi naman ako magalang tao, pero alam yun, kailangan talagang bigyan ng oras ang pag-aaral na. So guys, as for the experience studying my first ever unit, ang masasabi ko lang po is, it's not easy if you're not really prepared. Kasi ako, kahit anong preparation ko that time, akala ko prepared na ako, but hindi pa pala. And marami kasi siyang kailangan mong, kailangan mo talagang aralin, and you have to follow a certain routine para matapos mo yung mga videos. And then meron kasi silang technique na minention, like reading the book, going and watching the videos, doing the exam, doing the workshops. Guys, hanggang doon lang pa lang ako sa read the book. Hirap na ako. And I like watching videos, like yung study videos na provided. But if you don't read this book first, parang hindi pumapasok yung mga videos na pinanonood ko, guys. And yung aking attention span, sobrang iksi na lang. Ewan ko bakit. Nung tumatanda ako, guys, biglang wala na akong attention span. And meron din sila, guys, na mga practice exams. So before ka mag-actual exam, meron silang dalawang practice exam na kailangan mong gawin to assess yourself if you will pass or not. So dun sa dalawang practice exam ko, guys, talagang nandun ako sa gitna, average talaga yung aking mga nakuhang grade. Kaya sabi ko nung mag-exam na ako ng Ethics and Governance na unit is, bahala na si Batman. Meron din silang mga techniques na minention, like prepare your indexing and gumawa ka ng mga summary notes mo. So, ayan. Kaya meron akong mga flags. Ito yung aking, ito yung mga dinal ko, guys, sa exam center. So, ayan. Yung exam center ko pala is Parramatta. And yung exam experience ko was nakakatakot. Nakakaba. Yun yun, guys. Kasi umalis ako dito ng maaga dito sa bahay. And ang aga ko doon, mga 7, and yung exam ko pa is 8 o'clock na schedule. Pero akala ko maaga na ako, pero mayroon pa palang mga mas maaga sa akin, guys. Kasi pagpasok ko doon sa exam center, meron ng mga tao doon sa mismo mga computers na nag-exam. And iba-iba kami, guys, kasi ng subject. So by scheduling din po ang pag-book ng exam dito sa CPA Australia. So magiging available din pala yun, guys. Ibubook mo lahat. So, kailangan mong gumawa ng indexing, and ito po yung aking mga indexing. Ayan. And kailangan may flag kasi A, B, C, D. Kasi nga, hirap mag-flip, guys, kapag nagmamadali ka na. And although yung exam format is multiple choice, meron pong mga short answer na mga questions. And mind you, hindi po madali yung mga short answer, short yung mga essay na questions. Hindi siya short kasi kailangan mo talagang explain kung saan galing yung concept. And meron format, guys, na follow. Kung familiar kayo dun sa IRAC, issue, ano ba yung R? Resolution. Ano ba yung R? Nakalimutan ko na talaga, nakakaloka ka, Dayanara. Search nyo na lang, IRAC. Kasi kapag may law subjects ako sa uni before, yung IRAC method is yun yung aming fina-follow when answering. So, issue, rule, analysis, and conclusion. So, parang ganun yung format dun sa mga short answer question para madali mong masagutan at, alam mo yun, para madaling hindi scattered around yung mga topics na paano mo sasagutin. Anyway, and yung multiple choice, multiple choice siya pero hindi po siya madaling multiple choice kasi it's very tricky. And since English is not my first language, baka isang concept lang dun, baka mali na intindi ko. Kaya kailangan careful ka rin sa pagbasa ng question and sa pagpili ng sagot. And hindi ko talaga actually alam, guys, kung paano ko pumasa. Kasi sakto lang yung pasado ko, guys. Kasi meron silang scaling yung scoring method ng CPA Australia. So hindi yung parang ang highest points is parang 900. And then ang pasado, guys, is hindi yung 50% ng 900. Ang passing grade is 540. And kapag hindi ka pumasok dun sa 540 na passing grade na yun, unfortunately, fail ka, guys. And you have to, you know, study again and ulitin yung subject. Anyway, so nakakaisa pa lang ako, guys. So right now, ang aking update is I'm taking a break again. So, oh, diba, ang hilig ko sa break. Kasi, ang hirap kasi pagsabayin, guys, kapag yun nga, full-time work ka, and then,
adjusting ka sa trabaho mo, and then i-add mo to on top. So, ito talaga is very demanding sa time. Although, it's good to know like all these concepts kasi it's really important kapag nagtatrabaho ka na in the industry. Ang haba na ng aking litanya, guys, doon na tayo sa next step, which is satisfy your experience. So, wala pa po ako dito sa part na to, but ang sabi sa CPA Australia na website is, to satisfy your experience, you must submit a claims application that provides details of 36 months of experience and 10 skills. Your application must be signed off by a CPA, FCPA, or equivalent member of an international federation of accountants member body. So, wala naman ako problema dito, guys, kasi as I, ang alam ko, yung boss ko or yung GM ko is CPA din siya. And once ma-satisfy mo yung experience and natapos mo yung CPA program, you can use the CPA designation as soon as you receive the email confirmation from CPA Australia of your new CPA status. And then, dun mo ma-start yung iyong paggamit ng CPA designation dito sa Australia. So, pag-usapan naman natin, guys, kung magkano nga ba ang CPA program. So, when you start your CPA program, di ba, 6 na units. And then, dito sa website ng CPA Australia, makikita nyo po lahat kung magkano yung subject enrollment nyo. And magkano yung mga miscellaneous fees na kailangan nyong bayaran. For example, kung gusto nyo magpa-defer ng exam. And kung gusto nyo palitan yung, nawala nyo yung study guide, kailangan nyo palitan. So, may bayad yun, guys. Anyway, yung pinaka-importante dito is yung subject enrollment. So, per subject, guys, kapag early bird price ka, it's gonna be 1,260. And kapag yung normal price, it's gonna be 1,420. So, after nyo po bayaran yung membership fee, next nyo pong babayaran is yung subject enrollment na. So, times nyo po yun sa 6, yung depende kung ang makuha nyong price is yung early bird price or yung normal price, yun po yung total ng iyong CPA program dito sa Australia. And I hope itong video ko pong ito is naka-inspire sa inyo na mag-start ng CPA program and come join me sa pag-aaral ng CPA program. Anyway, I'll plan to enroll again next year. Hopefully, mas gamay ko na kahit na yung aking company nga is end of financial year next year. Kung nairaos ko to, guys, mairaraos ko yung susunod na exam. I just need time to breathe and relax. Kasi ibang level ang stress level ng inyong lola ngayon. Kaya wala tayong masyadong vlog. So, salamat po sa pagtutok sa akin channel. And hopefully, ayun. Balitaan niyo ako kapag nag-start na kayo ng inyong CPA program. So, hope to see you guys on my next vlog. Bye!